Hello, hello, hello. Magandang umaga, magandang gabi mga ka-AOG. So, matutunghayan natin ngayon ang gaganaping AOG 613 Battle Royale Tournament Solo Gaming. So, mamaya umpisa natin ito ng 7 o'clock ng gabi. At kung saan makikita natin ang tatanghaling panalo for this season. So, nung huling nag-BR tayo, ang huling nanalo natin dyan ay si Yohei. Ngayon, hindi siya makakasama ngayon dahil meron siyang work. So, explain ko na rin sa inyo ang mga mechanics, mga ka-AOG. Ang simple lang ang mechanics natin dito. Syempre, dahil ito ay for AOG only, hindi mo na siya open for any players galing sa ibang clan. So, exclusively for AOG 613 only. Then, pagdating naman sa pointing system, meron tayong tinatawag na 3 rounds. Sa bawat panalo, sa bawat round, ang panalo ay magkakamit ng 5 points. Then, ang second naman ay may 3 points. Third, 1 point. At sa bawat kills, bibigyan natin yon ng 1 point. Then, pwedeng mag-loot sa mga airdrop at gumamit ng kahit anong special weapons na nandun. At kung meron kayong mga prep, kung meron mga players natin na loadout, pwede nilang kunin dun. Bawal lang gumamit ng tank, no team up, at pwedeng gamitin ang kahit anong class. So, wala tayong pinagbabawal dyan. Then, pagdating naman sa prizes, ang mananalo ay sa magkakabit ng 300 CP. Then, ang second runner-up natin overall is merong 100 peso load GCash. Then, third naman is 50 peso load GCash. So, expect po natin, no, hindi tayo sobra sa di pa naman po ganun karami ang ating mga members, players sa AOG 613. Kaya mga wala pang 10 yan. Kaya saan natin na maaring bumilis ang game natin for this Battle Royale Solo Tournament. Okay, so maya-maya lamang mga ka-AOG, papasok na tayo ng room para iayos at invite ang ating mga players para sa ating pagsisimula for the round number 1. Okay, so kita-kits tayo mga ka-AOG. Okay mga ka-AOG, sisimulan na po natin ang ating round 1. So meron po tayong 9 AOG players, kung ako nagkakamali. So tingnan natin kung sino ang makakuha ng round number 1. Let's start! So, ayan na po. 30 seconds mag-start na ang ating round 1. Nasa 1 si AOG 613 Orb, 2 Sits, number 3 RJ Gon, 4 Chan, 5 Bems, 6 Eunice, 7 Chai, 8 Alex, and 9 Neck 9. Okay, so start na tayo. Okay,
unang bumaba si Chai, number 7, sumunod si number 6, Eunice. Makikita natin si number 8, a diner, si number 4, si number 9, halos si isa lang ang direksyon nila. Si number 6, Eunice, nasa practice range. Si Chinaman, nasa Sakura. Then sa number 9 naman, si Nick ay nasa farm. So medyo hiwa-hiwalay sila. Okay na rin yan para makapag-loot. Then number 8, mukhang papunta ng circus, si Alex. Then sa number 4 naman, si Chan ay nasa pipeline. Then papunta naman ng ito, magkakasagupa yata siguro to, sanitaryo. Tingnan natin, check natin to. Check natin si number 1. Hila orb. Ayun, nagkabarila na nga. Si orb tsaka si Seats. Kalaban dito. Gumamit ng chopper sa orb. Okay, mukhang tinitignan niya kung nasa nakapwesto si Seats. Then lumayo si number 3, si RJ Gon. Okay, so far sila ngayon ang medyo close ang pero lumayo na si AOG 613 or naiwan na si Sid sa sanitarium. Okay, puntaan naman natin si Alex ay nasa circus. Then si Nick naman ay nasa farm. Then si Chai naman ay nasa Sakura. Si Eunice naman ay nasa practice range. So makakapag-loot. Si Ben naman namamasyal. Gumamit ng sasakyan. Siya ay nasa radar base. Si Chan naman ay nasa pipeline. Si RJ Gon ay nasa ano naman to. Medyo nasa ilang siya. Then yun nga si Orb ay lumipat papunta dito sa dormitory. At ito na nga, naiwan na nga sa sanitaryum si Seats. Halos lahat mga kapag-loot ng kanligan nilang mga gustong gamit. So nasa loob na ng zone si Seats. Nasa loob din ng zone si Chai, si Nick at Chan. So tignan natin dito kung sino kukuha ng airdrop. Maglalakas sa loob kumuha ng airdrop para makakuha ng adre at malakas na weapon at ng kanilang loadout. So ang airdrop natin ay papunta ng nuclear plant. Hindi lang natin alam kung saan ilalaglag yung airdrop. So nilaglag na nga sa nuclear plant ang ating unang airdrop. So malapit doon si number 2, si Seats. Tignan natin kung kukunin niya yung nilaglag na airdrop sa may nuclear plant. So halos steady lahat ng ating players. Hindi natuloy yung bakbakan kanina ni Orb at ni Seats. So ayan, mukhang papunta si number 7 sa airdrop. Gumamit siya ng tawag dito, skateboard.
At si Seven nga, si Chai, ang naglakas loob kumuha sa airdrop. Ito, magkakalapit naman dito si number 8 o si number 4. Si Alex, medyo malapit siya kay number 4, kay Chan. Malapit na rin si number 1. So itong apat na to mukhang magkikita-kita to. Nakaikot na pala si Orb halos. Dati na kung naka-chopper pa din siya. Yun, yung pangalawang airdrop natin malapit dun sa tatlo. Kay Alex, kay Chan, tsaka kay Orb. Then ahabol si Eunice. So magkaka-encounter tong apat na to. Naka-chopper si Eunice. Naka-chopper din si Orb. So magkakaroon ng encounter dito si Orb naman. Then nakakabarilan na rin dun si 4. So puto tayo ka 8. Si Alex ay nasa loob lang ng bahay. Nandito na rin banda sa Sinek. Sinek ay nasa labas. Tignan natin ang magpapang-abot. Si Nick at si Alex dito sa loob. So mahabang may binabaril naman si number 4, yung chopper ni Orb at ni Eunice. Kakasagot pa si Orb dito tsaka si Eunice. Pero nakakuha ng second drop dito si Orb. At lumayo na nga siya gamit ang kanyang chopper. So, halos magkakalapit lang dito yung lima. Tapos magkakasagot pa na rin sa si Chan ay napatay ni Nick. Na down ni Nick si Chan. So nandito pa rin tong apat na to. So pa-close na yung zone natin. Si number 5 Bims naman ay nasa load pa ng zone. Ay nakakapari lang dito. Tignan natin si number 6. At ito nga, paikot-ikot lang dito si Orb gamit ang kanyang chopper na mukhang bababa papunta kay Eunice na gumamit ng poltergeist may trap. Papunta ng binabaril na ni Eunice si Orb. Ito tsaka si 7, makikita natin sa map, halos susunodan lang. Si Orb, nasa chopper pa din siya. So lumayo na si Nick. RJ Go naman ay nag-upgrade. Pupuntahan niya yung nakuwang airdrop. Okay, so far si Chan pa lang ang na-down. At ang nakadown sa kanya ay si Nick. Nalikuran siguro to dahil lang i-snipe kanina si Chan sa naka-chopper na si Eunice at si Orb.
So, pasar na rin natin. So, mas lumiliit na yung circle natin. So, ito makakasagot pa si number 1 at si number 8 sa farm. So, nadaanan lang. So, makakasalubong-salubong dito si 2, si 9, si 1, tsaka si 8. So, tignan natin. Ayan, makakasagot pa dito si 2, 1, tsaka si 9. Neck 9, Sitch, tsaka si Orb. Medyo lumayo si Sitch. Sa neck 9 ang malapit kay number 1. Ang naka-chopper. So si 7. Punta na rin, palapit na rin kay 9. So ito na, tignan natin kung nakita nga ni 7 dito si number 9. Ito nga, sinusundan niya nga. So sa tingin ko nakita niya nga ito. Nakita niya yung snipe. So lumilit na, mas lalo magiging close range na yung ating labanan dito. Ito si Sitch naman ang tumatambang kay Chai. Si 9 medyo nakalayo na. Tapos na natin kung anong gagawin dito ni Sits. Ayan, nagkabarila na. Papunta na rin si 6. At lumayo nga si 7. Si 6 may binabaril dito. Si number 1 na doon lang sa may bahay. So nakakita na sila dito. Mga kay OG. Ngayon si 6. Si 6 ay naka-sniper din dito. So magkakalapit si 1, si 2, tsaka si 9. Next Sitch, si Orb. Ayun, may mga baril lang kay Eunice. May binabaril si 6. Si Nek. Yun nga, no? Si Shotgun. Yun nga, na-down ni Sitch. Si Nek 9. So, wala na si Nek 9. Down by Sitch. So, puntahan natin si 7. May kalapit siya dito. Ayan, kalapit niya si Alex. So sinisipat-sipat ni Chai si Alex dito sa loob habang si Chai naman ay nandito sa may bandang ibubong. Ayun, binatuhan ng Nova Gas. Tignan natin si Alex sa loob. So lumabas na nga si Alex. So magkakasagot pa rin dito si
So, na-down ni Chai si Alex. So, 5 players na lang ang natitira. Si Bem na-down na din. So, mag-lilit na uli ang ating zone after 1 minute. So, 5 player na lang natitira si Orbsis, it's RJ Gon, tsaka si Unix, and si Chai. Papuntahan natin si Orb. Yan, medyo magkalapit sila dito ni... I think ni RJ Gon yata ito. Ah, ito, nakasalubong si RJ Gon, tsaka si Sitz. At na-down nga ni RJ Gon, si Sitz. Balikan natin si Orb dito. Ano siya ng transfer? Ang kalapit niya dito ay si... I think si... Yunis. So, makakasago pa dito yung dalawa. May sniper dito si Chai. Sumakay ng truck. So pupuntahan niya naman si magkakalapit naman sila dito ni Yunis. So binabaral ni Yunis ngayon si Orb. So medyo nahirapan mag-counter ngayon si Orb ng truck. Pero patuloy pa rin siyang binabar, bumaba na siya. So nag-zone na. So makaka-bury lang ngayon tong dalawang to dahil sa zone. Si number... So namatay sa zone si Orb. So tatlo na lang ang ating players na natitira for this round, number 1. Si RJ Go naman ay halos malapit lang sa zone. Then si Chai naman patuloy na nag-ex. Tumitingin-tingin sa mga kalaban sa paligid, then si Yunis naman ay nasa loob na ng zone. So ito, mukhang magkikita rito si RJ Gon. So mas liliit na ang zone para sa kanilang tatlo. So na down ni Chai si Yunis. Then 1-on-1 na lang para kay RJ Gon at kay Chai. Yun, nakita na sila. At ang nanalo nga natin ay si Chai sa round number 1. So ito pa yung ranking natin.
Okay, ito na yung second round natin, mga ka-AOG. So, mas nabawasan tayo, no? Nawala si AOG Bem dito, tsaka si AOG Alex. So, meron tayong anim na players ngayon na maglalaban-laban for this second round. Tayo sa map. Layo na pinagalingan ng ano nyo. Aeroplano. Okay, naunang tumalon si number 2, Chai. Sinundan ni number 3, Orb. Then si number 4, Eunice. Then number 9, si Nek 9. Number 5 naman si Chan. At panghuling lalaglag ay si RJ Go na nasa number 1. Okay, magkakahiwalay na area para makapag-loot. So, nagkasabay dito si number 5. Si number 5 tsaka si number 3. Si Chan. Laban kay Orb. Dito sila sa may launch base, nagkasabay ng baba. Nagpapakiramdaman yung dalawa. Then the rest of the players ay safe at naglulut lang. Nagmustahin natin si Sitz, si Ergus. Then si Nek 9 naman ay bumaba sa crush. Si Eunice naman ay bumaba ng countdown. Si Chai naman ay bumaba ng Sakura. At si RJ Go naman ay bumaba ng downtown. Okay, kamustayin uli natin si Chan at si Orb sa launch base. Kakasago pa na yung dalawa. Halos isang bahay lang ang ship terminal is almost ready. So medyo upper si Orb, then si Chan naman ay dito sa may bandang ibaba. Kasi magkakalapit na silang dalawa. Okay, halos na isang tower na lang sila, mga kay OG. Airdrop has been delivered. Natingin ko nagkaramdaman na itong dalawa na to. So, mag-aabangan na lang sila. Pero si Chan ay nandito sa may bandang ibaba. Habang si Orb naman ay sumisipat-sipat lang muna dito sa may bandang itaas.
ng Twin Tower ng launch base. So unang airdrop po natin mga kay OG, mukhang mapalad, malapit kay 9, at kung lumampas mo sa kanya mapupunta kay number 4. So lumampas kay number 9 ang airdrop. So mukhang kay AOG Unis na mapupunta ang airdrop. Mas malapit. So sa gitna nila. So halos magkalayo na si 3 at si number 5. Is aerial natin. Mukhang papunta na si 5 sa loob. So punta tayo dito kay number 2. Kay Chai. Naka-chopper. So nakuha na nga ni Chai ang unang airdrop. Siya yung naka-chopper. Then si number 4 naman ay tinitignan kung saan bababa si Chai. Then si number 9, nandito lang siya sa may bandang crush. So muling magkaka magkakalapit pa rin dito si 3 at si 5. So babalik si Chan ng launch base. Si Orb ay nandun pa rin sa tower. At mapalad si Seats, merong bumagsak sa kanyang airdrop. Tingnan natin kung liliparan siya dyan mamaya. Kakataon niya na makapag-loot. Meron ding bumagsak na airdrop kay number 2. Pangalawang airdrop niya na yan. Si number 1 naman safe lang sa Circus. Skate-skate lang mga kay OG. So nakapag-airdrop na nga po si number 10 at si number 2. So magkakaroon ng encounter dito si 3, 5 at si 2. So habang nasa likod niya si number 3. Balikan natin si Nick. So halos nandito lang siya sa may paligid ng crush. Then si Eunice naman ay nakakuha na ng kanyang chopper, upgraded na din. Then si Sitch naman after kumuha ng airdrop, so eto na, mukhang ready na rin makipag-battle si Sitch. Panibagong airdrop po ang babagsak mga kay AOG. So limang players na natin ang nasa loob. Si U10 tsaka si 1 magkalapit lang halos. So bumagsak malapit kay 3 ang airdrop. Pero magkakaroon ng encounter dito si 3 tsaka si 4. Ang binabarilan ni Orb si Unis. Then si 2 naman naka-chopper din. So magkaagawan sila dito sa may airdrop. So si 3 mayroon din ang barrel.
naman si Par naman patuloy sa pag-scout. Si Chan naman mag-scout lang din muna kung nasan yung mga kalaban. So gagamit yata siya dito ng AB. Balikan natin si 3. So may encounter din kay Sid siya kay ayun, nagkabarila na po si Sitz. So, na-purifier ni Sitz. Si RJ Gon, nakabawi si Sitz. Sila uli ang nagka-encounter. Nakabawi si Sitz kay RJ Gon. All one na sila. So, balikan natin si 3 tsaka si 4. So, si 4 yung nasa chopper. Papalapit na rin siya kay 4 tsaka kay 5. Si Chai naman lumipat. So pumunta siya dito sa at pupuntahan naman siya ni number 4. Ayun. Naka-encounter po sila si Chai. Pero naka-warman si Chai. Pinawarman niya si number 4. So para silang lumayo. So umangat muna si Eunice, then pabalik si Chai. Tignan natin si Eunice. So gumamit na ulit si Chai ng chopper. Mukhang titignan niya yung pwesto ni Eunice. So si Orb ay na-down ni Nick. So, hindi na natin nakita yun. Na-down ni Nick si Orb. So gumamit ko ngayon ng ANB si Eunice. Magkakaroon dito ng close encounter si Chan number 5 kay Nick. Tignan natin yung pwesto nila yung dalawa. Ay. Kakainis eh. Ay, nakasali ka pala? Oo. Ha? Oo. Kasali ka? Hindi. Ako yung nag-ano, tumitingin. Nakakainis si Nix? Nakainis, nakadidinig ka lang. Inakainis ka na, Nix? Ha? May gusto ko masabihin kay Nix. Nix, nakakainis ka, Nix ha? Alam mo, ang haba ng tinakbo ko, makaligtas lang sa zone. Pagpasok ko sa zone, pinatay mo agad ako. Hindi mo ba lang ako pinano? Kaya po. Yung nagre-reklamo na po dito. Kaya ayaw ko na sumali eh. Ano tawag dito? Bakit naka-live ko ba? Hindi, naka-record lang ako. So nagpapakiramdaman po dito mga kay OG si Chan tsaka si Neck9. Then puntaan natin si number 4.
Mukhang bumalik dun si number 2. Kasali na sa kanila si number 10, si 6. Ayun na. Lipara na nga. Sabay INB si D. Ayan, magkakatagpo silang dalawa. Ayun, na-warman ni Chai si Eunice. Habang si 6 naman ay lumayo muna dun sa encounter na yon. Skate-skate muna siya, then balikan natin si number 5 tsaka si 9. Binabaril na siya Nick. So nakakuha ng sasakyan si Chan. Pero sinundan siya ni Nick. 9. Ayun, binabaril na. So lumayo na po muna si Chan, then balikan natin si Chai. Yan, balikan natin si Sheets. O, ayan po. Apat na players na lang natitira. Chan, Neck, 9, Sheets, and Chai. Puntahan natin dito si Chine, napapasok na ng zone. Abang si number 5 naman nasa pinaka halo center na ng circle natin. Mas advantage sa kanya yun para di na siya maghabol sa safe zone. So papasok na yung ating player number 2 tsaka si 9 nasa loob na rin ng zone. Si 6 na lang ang nasa labas. Ayan, magkakaroon na encounter dito si 9 tsaka si Chai sa AB. Tignan natin kasi tatlo yun, tatlo si Larry. Ayun, dalawa, patay pareho si Chai tsaka si Nick. It's a tie. At ang natira na nga lang dito, si Christian ang na down tsaka si Chai. Halos sabay sila. Then si Nick 9 na ngayon ang naiwan dito. Yun na nga, pinapasabugan na nga siya dito ni Sitz. So tignan natin kung sino makakuha ng second round dito, mga kay OG. Ayan, nag-isan siya ni Neck 9. So pakiramdaman po mga kay OG ang dalawa rito. So, nakukubayaran lang ng bato. Ayun na, mukhang lulusob na dito si Sheets. Naka-purifier po si Sheets dito mga kay OG. Habang si Neck 9 naman, naka-purifier din. Magle-lechonan po sila dito mga kay OG. This is a barbecue battle. Ladies and gentlemen, boys and girls. Magkakaroon po ng lechonan dito. Purifier to purifier. Ayun na po.
po. Wala na. Ayan na. Nauna na pong na-lechon. Nagka-lechonan na po silang dalawa. At ang nanalo mga kaibigan, si AOG630 Neck 9. Sabi ko na sa inyo mga kay OG, magkaka-barbecuehan eh. Napakagandang laban naman nun. Purifier to purifier. So second round nakakuha si AOG630 Neck 9 with 2 kills. Awat daw, awat daw. Then puntahan natin dito yung sa ranking natin. Number 1 AOG Neck 9, second place si Sitz with 1 kills, then si Chai naman ang pumangatlo with 2 kills. So ayan po mga kay AOG. Okay mga kay OG, ito na po yung ating third and final round. So dito na magkakaalaman. First round natin, ang nakakuha noon ay si Chai. Then sinundan sa second round ni Neck 9. Then tignan natin sa third and final round kung may makakaulit sa kanilang dalawa or makakuha naman ay ibang players natin sa AOG. Uy, lumalang uy. Palamig. Si Eunice naglulot na, nagbabaho na ng kanyang mga gagamiting pambawi. Si Chai nagpapalamig din. Si Orb naman nagja-jogging. Si Christian nagpapalamig din. Si RJ gone, naka-steady lang. At si Neck 9 naman patalon-talon kasi nanalo eh. May complain yata kay Neck 9. Start na tayo mga kay OG. Ang layo na pinanggagalingan ng aeroplano rito. Unang tumalon si 3 Chai. Punta siya sa east part. Then sumunod na tumalon ay si number 4 AOG Orb. Papunta naman siya ng west. Si Chai ay papunta ng practice range. Si number 4 naman sumunod si 5. Si 9 going east din. Si 1 at si 2 halos magkasabay. Then si 6 ang pang last na tumalon. So si Sitsen Yunis ang halos close ang tinalonan. So punta na natin sila mga kay OG. So halos isang place lang ang binagsakan ni Zits at ni Yunis. Then the rest, tigiisa na naman po silang area para makapag loot. Eh, shooting na po natin. Labas tayo mga kay OG. Magdaan natin si Sitz. So makikita natin mga kay AOG, nasa isang area pa rin si AOG 613 Yunis at si AOG 613 Zits. Makuha po sila ng kanilang mga weapons habang iba naman ay naglulut pa rin. Si number 4 sa black market. Si Chai ang nasa practice range. Si Chan naman ang nasa crush.
Si Nick ay nasa diner. Si RJ Go naman ay nasa dormitory. Ayun na po. Mga nagkaramdaman na dito yung dalawa. Naka-ninja dito si Sheets, mga kay OG. Ayun, halos nasa isang bahay na lang po sila. Mukhang papasukin to ni Sheets. Yun, naabangan na nga. Natambangan na nga si Sheets, mga kay OG. Ni, syempre, ating niya. AOG 613 units, 1 kill. Salamat daw sa loot. So, pa-close na po ang ating safe zone. At ang airdrop natin, papunta rin halos kay Eunice. So, nag-chopper na uli dito si Chai, mga kay AOG. Upgraded na rin siya. Tignan natin kung habulin niya yung bumagsak na airdrop. Si 5N9 magkaka encounter uli sila. Gumamit dito ng airborne si AOG 613 Chan. Papuntang launch base. Habang si Nek9 naman gumamit naman ng skate papunta rin ng launch base. Yun, so puntahan natin si Orb at makakaroon ng encounter dito si 4 AOG Orb at si AOG Eunice. Ang panibagong makakaroon ng encounter dito, magagawan sila sa loadout na ito. So nauna nang kinuha ni Orb yung airdrop habang naka-standby lang si AOG. Yun nga, binabaril lang nga siya. At nandito na rin si Chai. Si pinapasabog dito si Chai, mga kay OG. OG. Si Orb yata. Oh, si Orb nga ang nagpasabog ng chopper. Siya yung naka-FHJ. Si RJ Go naman ay nasa dormitory. So, papasok na siya ng zone. So, balikan na uli natin dito mga kay OG si number 4 at si number 2. Kakaroon yata sila dito ng encounter. Ayun na, halos sa likod lang. Ah, halos nasa loob lang uli. Ayun. Hindi natuloy yung pagpasok dito ni Orb, mga kay OG. So dito halos ma-encounter halos lahat sila. Pero magkakalayo ba yan? Halos magkalapit lang dito si 2 tsaka si 4. So nasa loob lang si then si 4 naman naka-standby lang din. Na. So, trap master pala dito si Orb. Airdrop has been delivered. So, puntahan natin dito sila 5, 9, tsaka si
3. Si 9 ang umiikot papunta ng airdrop, which is so may tignan natin, balikan natin si 3. Nakakabari lang dito si Chan Chan, si Chai. Nagkakalaban po sila mga kay OG. Tatutukan. At na down nga dito ni Chai, si Chan mga kay OG. Gamit ang AK-47. So halos lahat ng players natin ay nasa loob na ng zone mga kay OG. Nakuha ni Neck9 yung airdrop sa may bandang labas. At papasok na nga muli siya ng zone. Sanitarium. Samantalang si AOG Nis ay nasa may bandang outpost pa rin. At nasa may outer outpost naman si AOG Orb. At si RJ Go naman ay nasa may bandang bridge. Rigid. So magkakaroon ng close encounter dito muli sila 3 tsaka si 4. Dahil merong malapit na airdrop sa kanila mga kay AOG. Yan, naantay na lang ni Chai yung pagsak na AOG habang nag-cable car naman dito si Orb sa papalapit na airdrop. Si AOG Unis naman dito ay halos kaka loadout lang din sa may airdrop na malapit dito sa may outpost. At si Neck9 naman ay papalapit na rin dito. Ito na nga, bumaba na nga dito sa may pinaka bandang ibabaw at nag-escape na nga dito si Chai mga kay OG. Si Orb ang malapit sa kanya yata, nandito sa may bandang ilalim niya mga kay OG. Makikita natin dito. Ayan mga kay OG. Si Choi ay lumayo na. Ayan po mga kay OG. Nagpapakiramdaman po si Neck9 at si OG Orb. Bumaba na si Neck9. Ang masusundan niya si Orb dito. Ayan, binaril niya na si Orb. Mga kay OG. So nag-heal mo na dito si Orb mga kay OG habang iniigutan niya dito si Neck9. Bumalik siya sa loob. At nag-trap na nga siya. Si Neck9 naman ay lumayo na din. So puntahan natin ngayon si Chai na papalapit kay Yunis. May bandang outpost. So no tank po tayo dito mga kay OG. Si RJ Go naman malayong malayo sa labanan mga kay OG.
mukhang nakita na dito ni Nike 9 uli si Orb. At makakaroon sila, mapapagitnaan dito si Orb mga kayo Ochi. Tignan natin dito yung view mga kayo Ochi. Mukhang maliliguran dito ni Chai si Nike 9. Ayan na nga, naka-ninja siya dito. At na-down nga dito ni Nek 9 si Chai na naka-warma. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. So, one kill for Nek 9. Alas muntik na rin siya doon sa warma ni Chai. Medyo naging accurate lang si Nek 9 sa gunshot niya kaya mas nakauna siya. So apat na player sa mga kay OG. O si number 6. Masid-masid lang mga kay OG, then Orb. Bumalik na dito sa may outpost kung saan sila nanggaling dito. At si AOG630 Unis syempre ang may-ari ng teritoryo na to dahil kanina pa po siya dito siya talaga bumagsak kung saan niya nga napabagsak si Sits. Si Nek 9 naman nakikiramdam dito mga kay OG. Mukhang alam niya na meron tao dito. At mukhang titignan niya, mukhang pupuntahan niya dito ang airdrop. At naka-warma na siya dito mga kay OG. Mukhang nakuha niya yung warma dito ni Chai kanina. So si Orb ngayon dito ang nasa loob ng zone. Habang si 6 naman ay may si OG613 Unis at saka si 4 ang nandito. Ayun, magkakasagapan na po sila. Inaabangan lang. Ayun na po. Na-down na po ni AOG613 Unis. Nakanina pa pa niya inaabangan si Orb. Yan ang tunay na bangers. Nakakadalawang kills na po si AOG613 Unis. At nasa kanya pa po ang sentro ng zone. Habang si RJGo naman ay nakaka-secure na, napasok sa kanyang placing sa top 3. At si Nek 9 naman ay nandito. Nakarinig to ng gunshot kaya alam niya mayroong tao dito sa area ng outpost. So nagpapakiramdaman po yung tatlo mga kay OG. The safe zone is collapsing. At safe zone na nga. Mas lilit na ang bilog natin dito at mas lalo silang magiging close sa isa't isa mga kay OG. Pumasok na si AOG Nek 9 mga kay OG. Halos nasa gitna siya ni RJ Gon at ni AOG Unis. Tignan natin kung masisipat siya dito pero hindi gumagalaw si RJ Gon. May dalawang airdrop na po sa loob. Mga wala silang interest sa airdrop na bumagsak. So mas papaliitin pa natin ang zone mga kay OG. Ayan, halos malapit lang kay 9 at 2. Si 6 ang kailangan ngayon na gumalaw dahil wala sa kanya ang zone. At ito na nga, maliliguran niya. Kung hindi mapapansin dito, attention, flash.
At nawarma na nga ni Neck 9 si RJ Gon. Halos muntik na siya doon. Si OG613 Yunis andito lang sa may loob. So mag-uunahan malamang tumamaya once na lumiit ang ating zone in less than 10 seconds. Pero hindi niya alam na ayun, nakita niya naman. At tapos na po ang ating final round mga ka-AOG. At nakuha uli ito ni AOG613 Neck 9. Malupit. Pinakita ni Neck 9 ang kanyang lakas lalo pat nagagamit siya ng kanyang favorite weapon na War Machine. So Neck 9 for the win, second and third round. So magtatali pa naman din tayo maya-maya, titignan natin ang overall score ng bawat isa sa kanila. So ito ang ating ranking. Okay. Neck 9, 3 kills. Yunis, 2 kills. RJ Gon, 3rd orb. Then si Chai, mayroong 1 kill. So, yan mga kay OG. So, once again mga kay OG, maraming salamat. I-popost na lang, babalitaan na lang namin kayo kung sino ang nakakuha ng overall score at nakakuha ng overall first, second, and third. So once again mga ka-AOG, maraming salamat hanggang sa muling tournament natin para sa AOG 613 Armor of God Battle Royale Solo Tournament.